'di ba? Dami naming labahin. Winter, yan po tayo. Hindi kasi ako makapaglaba dahil si Papa na lang sabi niya gusto niya siya maglalaba kasi kapag wala siyang pasok, mailalabas niya doon kapag maaraw, so natutuyo kagad. Pag nandito lang kasi sa loob ng kwarto, hindi siya natutuyo agad, tapos nagkakaroon ng amoy. Hindi naman mabaho, pero alam niyo hindi natuyo, ganong levels. Ayan, ito guys, yung ginagamit ko ngayon na facial wash. Ano siya, acne. Ano to guys, number one siya dito. Cream to guys, cream. Cream form siya, cream type na facial wash. And tinatarget niya talaga yung pimples. And meron siyang vitamin C and vitamin E. And nakita ko yan na maganda yan kapag para sa mga pimples. So, ayan. 3 weeks, magti-3 weeks ko na yata itong ginagamit. And hindi niya pa napapastop yung pimples ko, yung pagtubo ng mga bago. Pero binibigyan ko pa rin siya ng chance. Uubusin ko muna to lahat, guys. Tapos, if talagang ayaw niyang mapastop yung pimples ko, baka palitan ko. Kasi sabi naman nila, 2 weeks to a month, mo dapat gamitin yung skincare na bago para mag-work sa face mo kasi nga mag-a-adjust pa siya. Kaya, ayun. Kasi ano, dahil stress ako, tapos sakto nagkaroon ako ng bisita. Kasi lately, kapag bago ako magkaroon ng bisita, before and during and after, nagkaka-pimples ako. So, ano yun guys, 2 weeks. Isipin mo 2 weeks. Kaya, kaya ito nga kasi okay lang sa akin yan kasi nga meron akong bisita. And ayun, okay lang. Ano naman siya guys, hindi siya yung tipong, hindi niya napapastop yung pagtubo ng pimples ko, pero hindi niya pinapatubo yung pimples ko, gets nyo? Hindi siya, ano sa akin, okay naman siya sa skin ko kahit papano. Hindi niya ako pinagbe-break out, knock on wood, hindi niya pinagbe-break out, pero hindi niya napapastop yung paglabas nung iba na pasaway na pimples. Dahil nga siguro, time of the month, kaya inahayaan ko na lang siya. Pero so far, so good naman guys, kasi ano naman yung skin ko. Malambot naman yung skin ko pagkatapos ko siyang gamitin. And, ayun, gagawa ako ng bagong series guys, well, yung pagpuksa na naman natin sa aking pimples. Dati kasi, ginawa ko siya, clear na yung skin ko. So, ngayon, gusto kong gumawa ng mga videos na during pa lang. Current skincare ko talaga, kung ano yung mga ginagamit ko para mapastop or ma-treat ang pimples ko. So, yun ang bago kong video idea, guys. Kaya, yun, stay tuned, guys. Siguro mga tomorrow or the next day, if you film ko yung current skincare routine ko. So, ayun guys. Abangan nyo guys. So, ayun yung DHC ko guys, diba? Ngayon, binili ko ngayon, brown. Ng tinapay na isasaw-saw ko sa Milo. Yeah, kain tayo nyan guys. So, ayun guys. Ito na yung Milo natin guys. Malamig guys, malamig. And inulit ko na naman yung Grey's Anatomy, syempre. Ewan ko, pag medyo naguguluhan ako dun sa season na yon na pinapanood ko, parang imbis na balikan ko yung ibang episodes, inulit ko yung buong series sa umpisa. So, season 2 na naman ako, guys. Pero hindi ko naman siya tinututukan masyado. Sakto lang. So, ito yung Milo natin. Marami akong nilagay na Milo, guys, kasi alam nyo yun. Para malasa, chocolatey, pag sinawsaw natin yung tinapay. Ayoko lang dito sa sweater na to, kasi ito sa robe na to pala. Dahil ang laki ng ganito niya. Ang ano, kasi ako, usually talaga nakaganyan ako eh, kahit nagtatrabaho ko, ganyan. Ayoko nung, alam niyan, ayoko may pasali-sali dyan. Yun, lalo na pag may ginagawa. Luluto tayo na to. Pero ito yung tinapay ko, guys. Yung walang gilid. Malambot yung gilid. May gilid pa rin siya, guys, pero malambot. Kain tayo. Ito yung ginagawa ko, guys. Kita nyo ba? Pinipira-piraso ko tong tinapay. Tapos ilalagay ko siya dito.
Ganyan. Tapos medyo isis, bababad ko yan, konti. Yan. Ganyan. Ganyan tayo kumain. Kain tayo, guys. Favorite kong snack to. Snack talaga, ha? Nung bata ako. Well, hanggang ngayon. Siguro sa ganito, para lasang-lasan nyo pa rin yung Milo sa tinapay. Damihan nyo yung Milo nyo. Ganun yun. Masarap to, guys. Sa pandesal. Itong ganitong pamamaraan ng pagkain. Pandesal. Tapos yung pandesal, may cheese Swiss din, guys. Yung pimiento. Wow, gutom lang, te. Gusto kong sanang naghahanap ako kanina sa Kawachi ng lace na green, kaya lang wala. Sa Welsha lang talaga meron dito eh. Pero nadaanan ko yung Welsha, pero tinatamad na akong bumaba. Alam mo yung magpa-park ka, lalakad ka, bababa ka na naman. Nakakatamad din pala yun, guys. Dati-dati, nung bata ako, pag sinasabi, kumapunta tayo dito. Naintindihan ko na kung bakit tinatamad sa ako. Noon. Nakakatamad pala talaga siya. Truly. Itong ano namin na to, ang tagal na nito, itong tasa na to. Bago dating pala ako sa Japan, nandito na to. And yung character niya ito, di ba yun yung nasa ano? Ano bang tawag? Kasi Jita Bata. Bata. Hindi ko alam. Pero parang feeling ko yung itsura niya siya yung nasa takore. Ano nang palabas yun? Yung takore. Yung takore na ano. Basta yung takore na anime dati sa atin. Alam ko Japanese anime yun. Pero nakalimutan ko yung title niya. Pero yun, guys. Parang ayun yung... Ayun yung naalala ko pag nakikita ko ng tasa na to. So ito, meron ako nakita doon kalahating sibuyas. Feeling ko okay na to. Pero hindi ko kasi siya lalagyan ng bawang. Parang feeling ko kulang to. Pero pwede na siguro. Alam ko sabi nila hindi daw maganda kapag naglalagay ng sibuyas sa ref. Pero kasi ang lalaki ng sibuyas dito. Sayang naman kung itatapon mo. Kaya ginagamit namin. Mamaya baka ano, magpasama ako ipapasawel siya para bumili nung tinapay. Ay, yung chicheria. Siguro. Bahala na. Pero kasi parang gusto-gusto ko, alam mo yun, yung nalalasahan ko. Gusto kong kumain. Uy, ano yan? Ba't meron? Ba't meron? Ano? Te. O ano, pag yung bilog-bilog, yung bilog na ganito yung inano mo, nagtataka kung paano siya nahihiwalay. Naghihiwa-hiwalay pala talaga sila, no? In fairness naman sa kanya. Isa lang naman kasi ito eh, kaya okay na yan. I-ano lang natin. Anong pangalan nito? Caramelized. Char. Yung caramelized na word na yan, kay Benji ko narinig. Benjiman TV. It's Judy's Life. I-caramelized natin yan. Pero parang, ano, dagdagan natin ng mantika. Konti lang. Kumain ako ng matamis. Gusto ko ng maalat. Gusto ko ng maalat, bes. Eh, ito may maalat. Ito hindi to masarap. Yung nabili ko na to. Ito, hindi ko rin bet. May Doritos pa ako, pero... kainin na nga lang natin. Sayang naman. Ilang peraso na lang ito eh. Ay, ano ba yun? Walang tuna lang natin sa inyo. Sayang. Mga ganito, masarap. Masarap kumain ng chicheria pag may kasama ang kumain.
Yung iba, inuuna yung pinaka-corned beef. Kasi, lalo na yung ibang corned beef ma-oil. May mga oil na talaga siya. Kaya yun ang ginagamit niya ng pinaka-oil. Pero ako kasi, nasanay ako na sila mama. Nagigisa muna ng bawang sibuyas, ganyan. Kaya, ayun. Ano, bukas bibili ako ng condensed milk doon kila Ake sa Philippine store nila. Kasi gusto kong gumawa ng leche flan. Kasi dami namin itlog, so fresh milk na lang. May fresh milk din dyan si Papa. And then, yung vanilla extract pala, hindi ako nakabili. Yun na lang naman ang kulang, tsaka condensed milk. Tingnan. Patuyuin natin maigi. Hanggalin ko muna ito kasi maghuhugas ako. Nakalimutan ko na kumuha ng platito para dyan, kaya wag na kasi matatapos na rin tayo, guys. Ay, may kamang pa ko. Ngayon ko kasi heater, pero 15 degrees na dito sa loob. Ang lamig. Tatlo lang sa akin na. Alas 7 ako magsasain. Kain tayo guys nito. M&M. Baka, ayun, mag-eat, mag-skincare na rin ako, magmamas ako. Or, baka magtanggal lang ako ng makeup. Bakit na ulo ko guys? Eh guys, kumain kasi ako ng M&M, so, papak tayo ng nori. Well, seaweed ng Korean. Korean to guys. Oh, Korean. Sarap ko guys. Ayun. Mahal. So guys, maya-maya maghihilamos na ako. Wait lang, bakit? Wait. Ang hina ng ilaw ko. Chinek ko yung weather bukas. Sunny naman. Tapos 12 degrees siya. Or 11 sa tanghali. Pag alis ko. So, hanap tayo ng damit natin. Guys, ang weird ba ng face ko dyan? Hindi ko alam. Kasi parang dark sa akin tong silk. Itong silk. Baka gamitin ko yung oriental tomorrow. Kasi alam ko. Or darker to. Wait. Let's see. Well. Mas dark yung silk. Mas dark ba yung silk, guys? O naano lang ako? Nako-color blind. Nako-color. Parang feeling ko, dark yung oriental. Kasi kanina, nung nilagay ko dito sa kamay ko, kasi di ako ilalagay yung foundation bago ilagay sa mukha ko, dark siya sa akin. Pero hindi ko naman naisip na dark siya kasi sabi ko, sa likod lang naman ng kamay ko, baka hindi. Pero, ayan, feeling ko ang dark niya sa akin. Parang slight lang naman, lalo na pag bagong lagay ang dark na sa akin, pero okay. So, hanap tayo ng damit, guys. Alisin muna natin tong jacket dyan. Ayun na lang din yung bag na gagamitin ko tomorrow.
para hindi na ako magpalit. May strap pa nga yan eh. Ito rin yung isang strap niyan. So, ayan. Tapos, guys, ano, hahanapin ko rin yung passport ko kasi hanggang ngayon hindi ko pa rin siya nakikita. So, nung nakaraan, sabi, hinahanap ko yung mga hoodie ko. Hanap ako ng hanap dun sa loob, ganyan. Nandito pala sa harapan kung ahas natuklaw na ako. Hindi ko alam kung anong isusot ko tomorrow. Pero pag ganito, mas gusto ko yung ganito, guys. Yung malamig. Pag talagang full on yung lamig. Kasi at least alam ko kung anong isusot ko. Di kagaya kapag pang mag, ano pa lang, mag-fall pa lang, ganyan, or mag-spring. Kasi, di ba, malamig biglang iinit, o mainit biglang lalamig. So, ang hirap magdamit ng mga ganong panahon. Kaya, ayan. Binili ko to sa Hanis dati, and perfect siya kasi meron na siya sa leeg. Guys. Di ba? Okay na to, guys. Pwede na rin to tomorrow, siguro. Tapos, jacket. Marami naman tayong jacket. So, wala tayong problema dyan. Kaya, ayan. Ito na lang, guys. Susuotin ko. Tapos, mag-i-inner tayo. Ito na lang gagamitin kong inner. Well, basic tee lang siya. Pero, at least. Kasi, mag-gaganan tayo mamaya. Ang lamig, lamig. So, anong pantalon natin tomorrow? Ito na lang sigurong dark jeans ko na to. Dark jeans talaga. Alam niyo, parang gusto ko mag-boots bukas. And, wala na kasi akong, ito lang kasi usually ginagamit kong shorts, tapos magta-tights ako. Alam niyo yun? Yun ang wala ako eh, short. Para makapag-tights tayo ng bongga. Well, pwede din siguro to. Kaya lang ang lamig, di. Alam niyo yun, guys? Yung di ako maka-fashion-fashion, kasi mas inuuna ko na ngayon yung lamig kasi yung pag-inarte ko. Kaya yan, pwede na yan tomorrow. Guys, tapos, mas gusto ko kasi talaga, guys, yung night before ng alis ko is hinahanda ko yung damit ko para, alam niyo yun, meron tayong, alam niyo yun, naka-plan, ewan ko, noon pa ako ganyan. Well, nasanay kasi ako sa lola ko tsaka sa mama ko na ganyan, na naka-ready. Ang damit, ano guys, ang lukot niya, kasi, ngayon lang siya nailabas. Naman na yung laman nito, wala na akong tatanggalin dyan. Yeah, tapos ito bukas gagamitin pa rin natin yan, kaya dyan na lang siya. And, ayun, mamaya magaganto tayo, guys. Magtatanggal na rin ako ng makeup maya-maya. Meron pa bang usok? Nando sa sariling hininga. Tanggal na tayo na to. Pero ako, ewan ko ba, madalas, kapag yung damit ko hindi ko pinag-isipan, ang ganda nung kinakalabasan. Pero kapag pinagpaplanuhan ko maigi, nga, wala. Parang, yung pag, alam ba yung na-imagine ko sa kanya, hindi ganun yung kinakalabasan niya. Alam mo yan. Ay, kanina pumunta on Daiso, guys, diba? Inumasan kong hindi pumunta dun sa mga notebook, kasi baka mapabili na naman yung atin yung girl. Ako. Lumana tong sweater ko, guys. Yan, lumana tong mga damit ko na to. Kita niyo yan? Kita niyo yan? Mancha. Ang weird ng buhok ko. Nag-ipit ako, tapos yung headband na binili ko sa Daiso. Ayan. Kayo din ba ganun? Pag sobrang tagal nyo ng mag-headband, sumasakit din dito nyo sa may likod ng tenga. Ganun din ba kayo? Kasi ako ganun ako. Si mama ko, yan, ayaw niya nag-headband. Kasi, ang lamig ng tubig. Ayan. May kita nyo ang katotohanan ng aking face. Yung lipstick ko pala, yung Everbelena na in Siena. Hindi ko talaga matandaan kung Siena o Siena's yun. Ano siya, ang hirap na ipahid kanina sa lips kasi siguro kasi sobrang lamig, tumigas. Pero ayun. Ano ako guys, pag may foundation ako, ginaganyan ko talaga siya. Inaano ko maigi. Inaano ko. Taon nyo ang dami pa nung natira. Ang nakakapa na lang natin. Sige guys. Yung nakakapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, meron dito maliit. 13. Pero ano yan, guys? Karamihan doon yung pagaling na, maliliit na. So, ayan na, guys. Pause muna natin yan. Ito na yung face ko. Ang lala niya tingnan dahil sa mga scars. Ayun. Ang tagal niya. Ito ko yung mabulo. Pero wala tayong magagawa, guys. That's life. Gusto nilang mag-pop out dyan. Kaya, ayun. So, mag-aano na rin tayo, guys. Kailangan ko ng basurahan dito. No? Ito. Wait. Hindi ko kita. Itong basurahan na to, dati binili ko to. Meron tong takip na yung para, yung gumagano'ng ganon. Para sa sasakyan ko to dati, pero teka lang, kuha tayo ng plastic. Para pang kinukuha, si Papa kasi usually yung kumukuha ng mga buhok ko dun sa loob. And ayan, para dito na nalang ilagay. And ayan, lagi rin naman kasi ang nagtatapon ng mga tissue and everything. So, itali natin para naman, para cute siya tingnan. Hindi magulo. Saktong-sakto ka pa dyan, te. Tapos ito, kailangan ko na rin to itapon kasi sa hakuyan ko lang binili to eh. Itong isa. Pero ito sa Kynes. Tatanungin ko si Papa, baka magsalang na ko ngayon, isasampay ko doon, pero bukas ng umaga ilalabas ko. Para at least hindi siya habang maaraw pa eh, may damit na agad doon kaysa habang may araw nilalaban pa lang. Diba? Kaya ganun ang gawin natin. Ito guys, hinuhugasan ko to palagi bago ko gamitin just to make sure na malinis. And then, ang ating apple cider. Ito guys, yung Aztec Indian Healing Clay yan, nandyan lang. Okay. Oh, naparami na naman yung apple cider natin. Pero at least konting rami lang. Dapat pala konting-konti lang talaga yung apple cider. Kasi, ang watery niya. Sabi ko nga sa inyo before, gusto ko medyo damp yung mukha ko pag naglalagay ako nito. Kaya, habang pinapa, tuyo ko yung mukha ko, iligpit natin ito. Itong cellphone ko guys, nabubuang. Nababaliw. Ayan, no, tingnan nyo. Kaka-charge lang 100% na. So, tinanggal ko. Oh my... Nakaka... 100% na, so tinanggal ko, guys. Tapos, tapos, i-open ko yung code and kinuha ko dun sa liguan. Di ba pag namamatay? Tinanggal ko sa saksaan kasi 100% na. Tapos, binuksan ko yung phone ko, syempre, tapos nag-Instagram ako. Tapos, nag-blackout. Tapos, pinindot ko dito, namatay pala. So, nag-open, nag-ganyan. Tapos, ayan. So, itatype ko yung code ko, di ba? Pumunta ako dun sa CR. Dun sa may ligon kasi may kinuha ako. So, hindi ko pa agad na-type yung code ko. Tapos, ngayon, pag-upo ko ngayon lang, binubuksan ko ulit, nakalagay, lobat. Tapos, nung inulit ko, ayan, bumukas siya. Loko-loko tong cellphone na to si Rana. Kasi kaninang umaga nga, pagkagising ko, 1% yung cellphone ko. 50% pa to kagabi bago ako matulog. Wala rin namang notification na lumabas sa akin. Kasi hindi ko alam kung ba't ganito nasira. Ayun o. 100% kanina. 97 na lang. Hindi ko pa man din ginagamit. Nakakaloka. Sira na. Nakakaloka. Ayoko pa naman sana bumili ng phone. Kasi sayang. Mahal-mahal. Tapos yan nasisira siya. Problema ngayon. Kailangan ko ng phone. Hindi naman pwedeng wala akong phone. Ano na, te? Oh my gosh.
Alam mo yun, parang ang hirap kumuha ng phone. Kasi isip ko, sabi ko, next year na ako kukuha para saktong 4 years tong phone ko bago ulit ako kumuha ng bago, di ba? Ay, pupunta na sa kilay ko. Ang kaso, naglolo ko naman siyang ganyan. Cellphone ko. Nung nakaraan nga, nag-search pa ako sa internet kung paano ma-unfreeze ang cellphone. Eh kasi, di ba guys, dito sa Japan, well, sa lahat naman yata, September ang labas ng iPhone, di ba, ng bagong model nila. So, isip ko, next year na lang nung September ako kukuha para at least latest na latest, di ba? Sakto sa pagpapalit, kakalabas lang ng phone. Isip ko si Rin ngayon, nung nagloko nga yan nung nakaraan, isip ko, pag kumuha ko ng cellphone ngayon, December na, next year, mag-next year na agad. Saglit na lang, magkakaroon na naman ng bago, 9 months na lang, lalabas na yung bago. Which is okay lang naman sa akin kasi wala naman akong pake kung hindi super up-to-date yung phone ko, hindi super latest. Pero, alam nyo yun, sayang naman, edi mas maganda kung latest na yung makuha ko, diba? If ever magpapalit ako. Ang problema, naglolo ko nga yung phone ko. So, anong gagawin ko? Ay, yung pala, ay kaya ayoko rin kumuha ng super latest na phone ngayon dahil una sa lahat, mahal. And then, ang naisip ko na lang, kukuha na lang ako ng iPhone 10. Okay, basta iPhone 10 yung pinaka luma nilang labas. Kung anong available dun sa AU. Sana. Kaya lang, okay yun sana kung 5 lapad lang, ganyan. Pero kung 2 lapad lang difference, edi kukuha na rin ako ng bago, di ba? Guess nyo? Ang hirap. Okay lang naman sa akin kahit hindi super latest. As long as na walang problemang ganyan. 10 minutes. Start. Ayan. 10 lang guys kasi para hindi ma-irritate yung skin. And medyo watery siya, pero carry boom boom na rin guys. It's fine. Dugan natin. Dati kasi, inaano ko to, pinapatagal ko, pero gawin siguro natin 15 minutes para mas pak na pak sa ating face. Nanood ako guys ng It's Do This Life. Syempre, ilang weeks ko silang hindi napanood, kaya ang dami kong papanoorin na vlogs. And, sinisip yung ate girl nyo. Tomorrow na ako mag-start uminom nito. Para kasi day and night siya. Ano ako nanonood ng vlog ni Judy. Itong vlog na to, napanood ko yan. Na sinet pa nga nila yan ng premiere. Napanood ko yan, yung vlog na yan. So, punti si Judy. Ayan na. Lumipat ako dito para manood ng vlog. And kapag aloe vera na ako. Nakuha ko na yung tubig ko. Tapos, ayan, bago ako pumunta sa kwarto ko, nagbabasa muna ako nyan. Para talagang hihiga na lang ako, tapos matutulog na lang. Ayan, ayan. Lilipitin ko pa ito mamaya bago ko lumayas din eh. And so, ayan guys. Grabe, ang kalat ko. Kinakalatan ko yung kwarto ni Papa. Malsa si Papa guys. Hindi ko na rin siya na-vlog kasi pag ganyan nagmamadali si Papa. Anyway, i-edit ko na tong vlog na to guys para tomorrow meron tayong vlog na bago as in latest. So ayun guys, good night. Thank you so much for watching and tomorrow samahan niyo ako sa gala ko. Well, gala tayo. Pero
Oo, guys. Hindi ko pa sure. Alam ko sa mall kami pupunta. Pero hindi ko pa alam kung maglilibot kami, kung saan may magandang park or something. So, ayun, guys. So, thank you guys for watching. And, don't forget, guys, to subscribe. And thank you pala sa mga nakasubscribe na sa akin. Thank you guys so much. See you sa next vlog, guys. Bye. See you tomorrow. Yes, see you tomorrow, guys. Bye.